Happy Sunday po sa inyong lahat at welcome back to my channel. At dahil petix-petix lang tayo at Sunday ngayon, isang tabi muna natin ang politics, toxic na masyado. Showbiz muna tayo ng konti para magaan ang dating ng araw natin. Dalawa po ang pag-uusapan natin. Unahin po natin ang Itbulaga. Nakatakda daw kasi na mag-rebranding ang Itbulaga sa April 17. Bukas na po yan. So inaabangan po yan ng mga loyal followers ng Itbulaga mula Apari hanggang Hulo. Ano kayang klaseng rebranding ang ipapakita ng bagong Itbulaga? Sila pa rin kaya ang nasa Itbulaga, meaning Tito Vic and Joey, or nabago na po ba ang kanilang mga main hosts? At ano ang mga segment, kung may mga bagong segment man na ipapasok sa Itbulaga? Kasi naman po, ang Itbulaga has been going on for the past 44 years. Abay, talagang longest running noontime show po yan. Kaya lang matanong ko nga kayo, kailangan po bang mag-exit na ang Tito Vic and Joey sa Itbulaga? Kailangan na ba sila ay palitan ng mga bagong hosts? Kailangan na ba nilang mag-giveaway sa bagong henerasyon ng mga hosts? Will Itbulaga stay the same kahit mawala ang Tito Vic and Joey dyan? Kasi balita, kung hindi magkakasundo ng pag-uusap ang TVJ at si Mr. Halos Host na may-ari ng tape office, aalis po sila. At ang bali-balita dyan, sila ay makikiback-to-back sa its showtime sa Channel 5. Magandang kombinasyon yun. It's showtime, Itbulaga, back-to-back. Yung dating magkaribal na programa, magsasanib puwersa. Mahihirapan ngayon ang Channel 7. Kung meron man silang ipapalit na noontime show, kapalit ng Itbulaga. Dahil sinasabi nila, ang nakaisip ng title na Itbulaga ay si Joey De Leon. So pag alis kaya ng TVJ, dala-dala nila yung pangalan Itbulaga or babaguhin ni Halos Host yung pangalan ng bagong programa na ipapalit kuno sa Itbulaga. Ako sa palagay ko, hindi mawawala ang TVJ sa Itbulaga. Kasi kahit papano, pag lumipat ang TVJ sa ibang channel, baka mahati yung kanilang loyal followers. Kasi may maiiwan pa rin para panoorin at antabayanan at tingnan kung maganda itong ipapalit ng tape office sa Itbulaga. So palagay ko lang, baka hindi umalis ang TVJ dyan sa Itbulaga. Kaya lang, tatanggapin kaya nila Tito Vic and Joey yung mga bagong kondisyones? Kasi nabasa ko to sa Pika Daily na talagang magkakaroon ng pagbabago sa Itbulaga. Kasi ang nakasulat po dito, Tito Vic and Joey are not being made to leave Itbulaga, but they will no longer have the same perks they used to enjoy when former tape boss Tony Tuviera was still calling the shots. So, no more free luxury trips abroad that TVJ and the rest of the Itbulaga gang used to enjoy. So, mawawala na yung mga luxury trips na tinatamasa ng TVJ at ng mga cast ng Itbulaga. And if they choose to stay behind, they have to work at reduced fees. Oh, and minimized exposure too. Meaning, kung sila ay magpapaiwan at hindi sila aalis sa Itbulaga, mababawasan yung talent fee nila at yung kanilang exposure sa programang yan ay bawas na rin. Pero come to think of it, ngayon pa nga lang hindi tulad nung araw, almost the whole duration ng Itbulaga makikita mo ang TVJ. Pero ngayon, lately, mas marami ng exposure yung mga co-hosts kesa kay Tito Vic and Joey. Well, I may be wrong kasi bihira naman ako manood ng Itbulaga. The reason naman kung bakit medyo hindi na ako nanonood ng Itbulaga ay dahil paulit-ulit na lang po yung kanilang mga segment. Nire-rehash na lang nila. Yung mga dati nilang mga segment noon na nawala, ibinabalik lang. So parang magsasawa yung mga lumang mga audience tulad ko. Kaya lang, yung mga bago naman nilang mga audience na ngayon lang napanood yung mga segment na yan, syempre kagigiliwan pa rin yan. Paano naman yung mga loyal na mga dati ng viewers ng Itbulaga
kung makikita nila na all through these years, paulit-ulit na lang, pabalik-balik na lang yung segment nila. Tulad ng Pinoy Henyo na yan, yung Bulagaan, at yung iba pang mga segments. Pero siguro naman hindi nila ibabalik yung mga segment na yan kung hindi naman click sa tao. So yung sa akin personal ko lang na opinion, ito lang, nalungkot lang ako dahil after 44 years, parang biglang pumasok si Mr. Halosos na siyang tunay naman daw na may-ari ng tape office at magkakaroon ng shake-up o magkakaroon ng rebranding. Pero ganyan po talaga ang buhay eh. Wala pong permanente sa mundo. And siguro it is about time na mapalitan na ang Tito Vic and Joey sa Itbulaga, magkaroon ng bagong mga hosts at silang tatlo ay nasa background na lang. Although I'm sure mahihirapan yung mga bagong magiging host ng Itbulaga at baka ni hindi nila maabot ang kahit kalahati ng naabot ng Itbulaga. Ang Itbulaga po ay nag-iisa. Wala na pong maakapantay at makakahigit sa record ng Itbulaga. So, antabayanan po natin. Hintayin po natin. This week, ang alam ko, April 17, mag-uumpisa yung rebranding ng Itbulaga. Andyan pa rin kaya ang TVJ or matutuloy naman yung mga haka-haka na makikipag back-to-back sila sa It's Showtime dyan sa Channel 5. Pero kahit na po ano ang mangyari, legend na po ang Tito Vic and Joey at it will take a very long time bago may makapantay man lang sa record ng Itbulaga. Ang Itbulaga po will forever remain a legend. And speaking of legends po tayo, pag-usapan naman po natin itong si legendary Charisse Pimpenko. Kasi kung natatandaan natin, sabi ng nanay ni Charisse na si Raquel, nag-iisang legendary ng Pilipinas si Charisse Pimpenko dahil hindi po ba nag-post si Raquel Pimpenko ng ganitong mga pahayag. Real talk, talagang wala pa rin ipapalit sa Alaska. Alam ko ang mga timbre ng boses na hinahanap mo DF. DF referring to David Foster. Sinabi ko naman sa inyo noon pa, nag-iisa lang ang boses na yan. Kahit kanino mo pa ipakantay ang song mo, di mabibigyan ng hustisya. No goosebumps, no standing ovation, nothing compares. Nag-iisang legendary ng Pilipinas si Charisse Pimpenko at para sa kaalaman ng lahat, hindi po si DF ang nagpasikat sa kanya kundi si Oprah. Nireject nga noon ni DF si Charisse, kaya wag umasa na may isasama pa, masasaktan lang. Yan po ay nasabi ni Raquel Pimpenko nung nag-concert si David Foster at kinuha niya si Morissette bilang kapalit daw ni Charisse Pimpenko na ngayon ay si Jake Cyrus na. So pagpalagay na natin, tulad na sinasabi ni Raquel, na walang standing ovation, walang goosebumps, para ikinukumpara niya si Morissette kay Charisse. At dun sa pahayag niya parang nadadown tuloy si Morissette na wala namang kinalaman. Siya ay kinuha lang ni David Foster. Pero parang minamaliit ni Raquel Pimpenko si Morissette or kung sino man ang gustong tumapat at palitan si Charisse Pimpenko na nakalimutan na ni Raquel na wala na po si Charisse Pimpenko. Sino ang pumatay kay Charisse Pimpenko? Si Jake Cyrus na din. Choice ni Jake Cyrus na i-rebrand ang sarili niya or palitan ang kanyang gender or kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Na parang sa nakararami ay sinayang ni Jake Cyrus yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanya para siya ay maging kauna-unahang truly international star ng Pilipinas, full-blooded Filipino. Dahil kung nasubaybayan ninyo yung karir ni Charisse Pimpenko, talaga naman kahit saan siya mag-perform at kahit na sinong mga big singers, mga celebrities ang kanyang makasama. Lalo na nung naka-duet niya si Celine Dion sa isang concert, hindi mo makikitaan ng pagka-nervyos or pagkailang si Charisse. Pero yan po ay matagal na. Mas pinili po ni Jake Cyrus ang mag-iba ng landas. So, kung yun man ang sinasabi ng nanay niya na wala pa rin papalit kay Charisse, siguro nga totoo yung sinasabi niya. Pero, yung parang mang-apak ka ng ibang singer
just to compare si Charisse kay Morissette or kung sino man singer, parang hindi na maganda yon. Eh sino ba ang sumira ng career path ni Charisse Pempenko? Hindi ba si Jake Cyrus na rin? So wag asahan na yung kasikatan ni Charisse Pempenko ay malipat kay Jake Cyrus. Kaya nga siguro hindi na siya kinuha ni David Foster sa mga concert niya dahil hindi na kayang kantahin ni Jake Cyrus yung mga birit na kanta ni Charisse Pempenko noon. So ngayon, hindi na maikukumpara si Jake Cyrus kay Charisse Pempenko kasi parang sila ay magkaibang tao na eh. Wala nang magiging comparison dyan. Tapos na yung panahon ng legendary na si Charisse Pempenko. At wala naman tayong dapat sisihin dyan kundi si Jake Cyrus. Actually, hindi natin pwedeng sisihin. Kasi choice niya yun eh. Yun ang pinili niya. Siguro naman, inisip niya ng 1,000 beses bago niya ipinagpalit yung kanyang kasikatan dito sa kanyang buhay ngayon. Ang kaso lang kasi, meron akong nabasa na pahayag ni Jake Cyrus. Ito ay nabasa ko sa pep.ph. And to actually compare the old me to some of the greatest singers out there, hindi lang disrespectful sa akin yun. Disrespectful din sa kanila yun. You are literally comparing these singers to the person that doesn't even exist anymore. Do you guys even think about that? Ito ang sabi ni Jake Cyrus to netizens who continue to compare his singing style to his old self, Charisse Pempenko. Pero kung pagbabasiya natin yung mga sinabi ng kanyang nanay na si Raquel Pempenko, mas yung nanay niya yata ang kinukumpara yung mga ibang singers kay Charisse. Yung karamihan ng mga nagko-comment kay Jake Cyrus ay nanghihinayang lamang. Dahil sinayang ni Jake Cyrus yung talento na ibinigay sa kanya, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. One of a kind yung talent na ibinigay ng Diyos kay Charisse Pempenko. Bakit sinayang ng isang Jake Cyrus? Hindi ba yan ay parang hayagang pag-ayaw sa ibinigay sa iyo ng Diyos? So totoo, hindi dapat ikumpara si Jake Cyrus kay Charisse Pempenko. Ang layo-layo po. Hindi na po magagawa ni Jake Cyrus. Hindi niya na makakanta, hindi niya na mabibirit yung mga kantang ibinirit ni Charisse Pempenko dati. So siguro itong pahayag ni Jake Cyrus, hindi dapat sa mga netizens to eh. Ito ay dapat sa nanay niya. Kasi hindi lang naman kay Charisse Pempenko yung sinasabi ng nanay niya eh. Yung mga achievements daw, yung mga narating ni Charisse saka ni Jake. Sabi po kasi ni Raquel dito sa isang post niya, ito po ay nung may sinabi si Ogie Diaz tungkol kay Charisse. Sabi ni Raquel Pempenko kay Miss Christy Fermin, "You got my point, Miss Christy Fermin. Gusto ko sana ikaw mag-interview sa akin para naman matauhan si Ogie Diaz. Basta na lang sasakay sa komento ng mga basher. Wait ka lang at bibigyan kita ng mga achievements ni Jake na hindi mo nalalaman. Baka mawindang ka at maniwala na talagang legendary and nobody can defeat Charisse or Jake." Ako maniniwala siguro walang maakatalo kay Charisse, pero kay Jake Cyrus, iba na po ang timbre ng boses ni Jake kay Charisse. So kung marami man achievements pa rin si Jake Cyrus, yan po ay hindi na rin maakatumbas ng mga achievements ni Charisse. And yes, kung walang makakatalo kay Charisse Pempenko, iba na po ang kaso kay Jake Cyrus. Marami na po ang pwedeng tumalo kay Jake Cyrus. So para sa akin, choice ni Jake Cyrus yan. Siya ang sumira sa career path ni Charisse Pempenko. Kung ano man ang kanyang dahilan, siya na po ang nakakaalam yan. It is between Jake and her God, or is it his God? Kayo po ba, sino ang mas bet nyo? Charisse Pempenko or Jake Cyrus? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.